Hi, ayan. Good evening po. Good evening, achievers, no? Welcome to our TAG online service, and para sa mga ngayon pa lang makakapanood ng ating live service, TAG stands for the Achievers Group, no? Grupo po ito ng mga young professionals that are being excellent in their chosen field and at the same time would love to deepen, no? Palalimin pa yung relationship nila sa Panginoon. And before anything else, before we start, let us feel the presence of the Lord, no? Let us bow our heads and close our eyes and let us pray. Father God, thank you po, Panginoon, sa gabing ito. Nagkatipon-tipon kami, Panginoon. Binigyan mo kami ng pagkakataon para magkasama-samang muli. Salamat sa mga kapatid ko, Panginoon. Though ay meron silang mga work ngayon sa kanilang bahay or nasa office man sila or nasa biyahe sila. Salamat, Panginoon, dahil alam nila kung ano ang priority, which is to hear the word of God, Panginoon. And use me, Panginoon, as your instrument para ma-share, Panginoon, ang gusto mong masabi, ang tinig mo, ang marinig ng bawat isa sa gabing ito. And mabit-bit namin ito sa aming buhay, sa aming trabaho, sa aming pinagkakabalahan. And ang presence mo, Panginoon, ang makita sa bawat isa, kayo na po ang bahala sa gabing ito hanggang sa pagtatapos ng aming service. Salamat po, Panginoon. This we pray in Jesus' name. Amen. Ayan. So, tuloy-tuloy po tayo, no? Our topic for tonight is something na lahat ay pwedeng makarelate, no? Na pinagdaanan na lahat sa atin, no? Kung hindi ka dito dumaan, no? Saan shortcut ka dumaan kung sakaling hindi ka dito dumaan, no? So, bilang mga young professionals, may tanong ako sa inyo, and hopefully ma-share niyo to sa ating comment section below, no? Ito yung tanong. So, ano para sa iyo ang naging pinaka mabigat mong problema nung bata ka pa, no? Yung pinaka matindi na pinagdaanan mo nung bata ka. Isipin mo, lalahanin mo. Hindi pa naman masyadong matagal yan, no? Bagets ka pa ngayon. So, konting evaluate lang tayo kung ano yung pinakamatindi. Kasi ako, ang naaalala ko, parang ang pinakamalaking mabigat na problema ko before is paano ako matutulog sa tanghali, di ba? Yan, napakahirap na yan. For me, challenge talaga yan. O kaya, paano ko pepekein yung pagtulog ko, no? Para payagan ako lumabas sa hapon. Yan yung mga ano eh. Yan yung mga feeling kong ang bigat-bigat na ng problema. Hindi ako makalaro sa labas. Parang grabe, talagang ang bigat noon for me, no? So ayan si Ate Angel. Balatan po yung lollipop, 'di ba? Yan yung mga sobrang bigat talaga ng problema ni Ate Angie, no? So I guess may idea na kayo tungkol sa anong topic natin for tonight, no? Yung mga ano, you can share, no? Kung ano yung experience mo before na mabigat na problema. And our topic, no, for tonight is maturing in faith. Yan. Childish versus childlike faith, no? Ano yung topic natin? So sigurado ako halos lahat dito na nagkakaroon tayo ng struggle ngayon, no, sa transition from our youth and then going to adulthood, no? Naalala mo ba noon na wala ka namang idea kung saan kinukuha ng parents mo or ng guardians mo yung pambayad yun ng bills, no, yung pang-tuition mo, everything na kailangan na ng kailangan mo, kailangan ng kapatid mo, kailangan ng family nyo, still napo-provide nila yon, no? Wala kang iniisip before eh nung bata ka, wala kang obligation, sobrang simple lang, no, nung buhay nung bata ka pa. Lahat nakadepende sa provision ng parents, no? Ano, pero wala eh. Ganun talaga. As a child, wala kang alam doon, no? Innocent ka, pure ka pagdating sa bagay na 'yon. So tonight, our topic is to bring you back, no, as much as possible to that childlike feeling. Pero hindi na sa magulang mo, hindi na natin mababalikan yung part na bata ka pa, 7, 8 years old ka, hindi na tayo makakabalik doon eh, no? Pero gagawin natin ito kundi para sa Lord na, no? So children, feel natin 'yon, no? Youth tayo, bata tayo, balik tayo sa pagkabata. Let us open up our Bible and dig deeper sa salita ng Panginoon. So what is childlike faith? No? What is childlike faith?
sabi sa Galatians chapter 3 verse 26, no? Sabi dito, so in Christ, you are children of God through faith. So it doesn't matter, no? It doesn't matter kung anong edad mo ngayon. Boss ka man sa company nyo, may-ari ka ng isang malaking business, no? Kilalang tao ka, 'di ba? Kilalang tao ka, sikat ka, or pwedeng fresh graduate ka lang. Bago ka pa lang, naghahanap ka pa lang ng work. So, gusto mo magtayo ng small business. Lahat 'yan, no? Lahat tayo ay pantay-pantay bilang mga anak ng Diyos, no? 'Yan yung sinabi niya sa Galatians chapter 3 verse 26. So, punta tayo sa ating first point tonight. Number one kong nilagay diyan is total dependence on God, no? Sabi sa Romans 8:14, ayan, nakikita natin sa ating screen. Sabi diyan, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. Grabe. Kung ikaw pala ay nalilid, no, ng spirit ng Panginoon, ikaw ay kanyang anak. 'Di ba? Ang sarap sa feeling na masabi na ikaw ay anak ng Diyos. 'Di ba? Nakaka-proud siya, eh, 'di ba? Talagang you're on fire always kapag ganoon yung mindset mo na anak ako ng Panginoon, 'di ba? Anak ka ng Panginoon, lahat ng gagawin mo, alam mo na merong Lord sa tabi mo. So imagine yourself, no, as a child holding the hand of your mother or father. Yan, no? Isipin mo hawak mo yung kamay ng, no? It's either your father or mother, yung guardian mo ngayon, no? Hindi yung boyfriend mo, ha. Please, hindi yung boyfriend mo, yung mother mo, yung father mo. Hawak mo yung kamay niya na parang nandiyan sa screen ninyo, no? And isipin mo na ikaw yung batang yun, no? Ilang years ago, 20 years ago, 15 years ago, ikaw yan, no? Isipin mo yan. Kaya lang minsan, as we mature in life, di ba? Nung bata ka kasi, di ba? As you grow older, no? Dumarating tayo sa point na feeling natin, kaya na natin mag-isa, di ba? That we can stand alone sa buhay, no? Kaya means unti-unti na tayong bumibitaw dun sa kamay na yon, no? Na kadalasan nagkukos ng pagkadapa natin, no? Minsan pala akala natin kaya na natin, 'di ba? Tinetest natin, eh, testing waters tayo minsan, eh. Hawak natin yung kamay ng Panginoon, hawak tayo ni Lord, pero minsan tayo yung bumibitaw, no? Sinusubukan natin kung kaya ko ba, 'di ba? Kaya ko ba tong buhay na to nang ako lang, na diskarte ko lang, no? Sa kahit na anong season ng buhay natin, lagi nating tatandaan na kahit na anong narating mo sa buhay, you're already an executive, no? Never let go of God's hands, 'di ba? Kahit na anong narating natin, PhD, master's degree, kung ano-ano pa na degree na pwede. Never let go of God's hands, 'di ba? Hindi natin kaya nang tayo lang, no? Dapat lagi tayong didepende sa lakas, no? Sa talino at sa favor, no, na nagmumula sa Panginoon, no? Never think that you can make it on your own, because apart from God, we are nothing. Dapat lagi nating alam yan, na kahit na gaano ka kagaling, darating sa point na mapapagod ka kasi wala ka ng Lord, eh, no? Kahit gaano ka kagaling mag-manage ng time, gaano ka kagaling mag-manage ng work, no? Minsan napapressure ka, nasa-stress ka, 'di ba? Kasi ang dami, overloaded ka na. Mapapagod at mapapagod ka, especially hindi mo kasama ang Panginoon. So, lagi nating isipin na para tayong bata na nakadepende palagi sa Panginoon, yung pagsunod mo sa Kanya, kahit na ano yung narating mo sa buhay, sobrang sarap pala sa feeling na unti-unti, nagle-level up ka, yung promotion na dati pinagpe-pray mo lang, no? Ngayon, ayan, binibigay ng Panginoon. Ang sarap sa feeling na lahat ng achievements mo, lahat ng nararating mo sa buhay, ibinabalik mo sa Panginoon, no? Yung tipong walang sayo, 'di ba? Lord, ginagamit mo lang ako, ginagamit mo 'tong pagkakataon na 'to for me to experience what I'm experiencing right now. Pero ang totoo, Panginoon, sa iyo lahat 'to, eh. 'Di ba? Sa iyo lahat ng gagaling ito. Which brings me to my second point. Ayan. Ang title ko dito, ang nilagay kong title dito sa aking second point is the only way up is down. No, what do I mean by that? Ang tanging daan ng pag-angat
ay ang pagpapakumbaba. No? Ang tanging daan ng pag-angat ay pagpapakumbaba. So, pwede nating pundahan sa Matthew 18, no? Matthew chapter 18 verse 1. Sabi dito, at that time, the disciples came to Jesus and asked, who then is the greatest in the kingdom of heaven? So, yung mga disciples, no, nag-ano sila, sino ang pinaka, di ba? Sino ang pinaka sa kingdom mo, Panginoon, di ba? Sa kingdom ng Panginoon. So, sabi ng Lord, sinagot sila ng Panginoon sa verse 4. Sabi dito, therefore, whoever takes the lowly position of this child is the greatest in the kingdom of heaven. So, as a child pala, 'di ba? Na ang mga bata kasi hindi ka makakakita sa kanila ng pride, eh. Hindi ka makakakita sa kanila ng arrogance. Walang ganoon. Walang talagang pure yung pagiging ano nila, 'di ba? Pagiging bata nila. So sabi ng Panginoon, whoever takes the lowly position like this child is the greatest in the kingdom of heaven. 'Di ba? Hindi pala siya sa kung anong ginagawa mo sa buhay, hindi pala siya sa kung ano ang position mo sa mundo, kundi kung gaano ka ka-humble, no? As a person. Whatever milestone you have achieved in your life, 'di ba? Iba pa rin kapag ka you have that childlike attitude, childlike feeling, and childlike faith sa Panginoon. So, as young professionals, sometimes, nakafocus tayo, no, to be seen as the best in the field, no, to entitled the greatest in your own career path, di ba? However, kailangan hindi mawawala sa atin yung galing na meron tayo. Kailangan alam natin na itong galing na meron ako ay dahil sa Panginoon na nasa lilikod ko, na siya yung totoong magaling. Diba? Siya yung naglagay sa'yo sa posisyon na yan. Lagi nating tatandaan na kailangan natin magpakumbaba kasi wala tayong galing. Walang sa atin. Diba? Panginoon talaga ang kumilos sa buhay natin. So, lahat ng yan dahil sa Panginoon. So, kailangan lagi nating isipin, no? Whatever I do, kahit anong pinagdadaanan ko ngayon, season or out of season, everything is because of God. And lahat ng na-experience ko ngayong favors and blessings, this is because I pray na pagpalain ako ng totoong magaling, ng totoong malakas, 'di ba? Which is the Lord Jesus Christ. No, it's okay. No, it's okay to be to being a goal-oriented person, no? Yung nag-achieve ka or nag-aay ka sa goal mo, sa best mo, gusto mo mag-excel sa whatever we do, no? Pero 'wag nating kakalimutan that our top priority in this world, no, is to be the greatest in the kingdom of God. And the only way to do that is to humble ourselves and have a childlike faith before God, no? Yung tipong okay naman na goal oriented ka, marami kang gusto, kasi si Lord din naman nagbibigay sa iyo ng blessing, eh. Sa kanya rin ang gagaling lahat 'yan. And the Lord loves you to experience things, 'di ba? Mas masarap na itong ating mundo, no? Pinapa-experience mo na sa mga taong nasa paligid mo yung kingdom ng Panginoon habang nandito ka sa earth, no? Ikaw yung maging avenue ng feeling na kasama mo ang Panginoon kahit nandito ka pa sa earth, no? Napakasarap ng ganun. So pray for that humble heart, no? That humility na gamitin ka ng Panginoon para ma-experience din ng mga nasa paligid mo yung na-experience mong goodness, yung na-experience mong love, yung na-experience mong mercy na nanggagaling sa kanya, no? I-share natin ito, no? And with that, 'di ba, gamitin natin yung pagiging humble. Sabi nga, 'di ba, do not brag, 'di ba? Kasi pag sinabi mong ako humble ako, ibig sabihin hindi ka na humble noon. Kasi pride na 'yon, eh, na 'di ako humble ako, eh, ganito ganyan. That's being prideful. No, so kapatid, let us just be silent. No, hayaan natin na kumilos ang Panginoon sa buhay natin. Hayaan natin na siya ang makita sa buhay mo. And just be humble and always pray for God na lahat ng ginagawa mo sa buhay, na lahat ng nararating mo, 'di ba?
mata sa langit at paa sa lupa pa rin palagi. So, yun ang lagi natin i-exercise. So, sa aking point 3, no, nakalagay dito, God blesses His children. Ayan. Dako tayo sa, ano, kanina nasa Romans 8:14 tayo, no? Ngayon dako tayo sa Mark 10:16, as we see in the screen, no? Sabi dito, then He took the children in His arms and placed His hands on their heads and blessed them. So God is our safe haven, 'di ba? Sa lahat ng nangyayari sa buhay mo, sa mga napagtatagumpayan mo at pagtatagumpayan mo pa lang, palagi mong isipin na karga ka ng Panginoon, 'di ba? Sabi diyan, then He took the children in His arms. No, imagine yourself being carried by the Lord. Karga-karga ka niya, 'di ba? Sobrang sarap sa pakiramdam na the safest place where it is, hindi yan sa kwarto mo, hindi yan sa office mo, hindi yan sa kwarto mo sa opisina. It is in the arms of the Lord. No? Sa lahat ng nangyayari sa buhay mo, di ba, dapat yan ang iisipin natin. The protection and the security has always been there. So, feeling mo ang dami mong na-achieve sa buhay. Sobrang saya sa feeling. It is because God protected you all the way up there, no? Andun lagi yung security eh. Grabe yung security ng Panginoon sa iyo. So naalala ko lang yung kwento ni Bishop Oriel, no? Na every time na naglalambing yung mga anak niya sa kanya, hindi maiiwasan ng alam mo yun, hindi niya maiiwasan mapadukot sa bulsa niya. 'Di ba? Hindi niya matiis eh. 'Di ba? Anak niya yun eh. 'Di ba na pag naglambing sa kanya through sweet words, through affection, feeling affection, 'di ba? Napapabunot talaga siya eh. Nabe-bless niya, nabibigyan niya ng anything to bless, 'di ba? His children. Ganun din tayo sa Lord, 'di ba? That most of the time kapag naglalambing tayo sa Lord, napapagalaw natin yung kamay ng Panginoon to bless us. Ikaw, tanungin mo nga yung sarili mo, kailan mo huling nilambing si Lord? Diba? Kailan ka huling naglambing sa Kanya, nagkwento sa Kanya kung ano yung gusto mo, yung desire ng heart mo, naaalala mo ba? Kung medyo matagal na, siguro, it's high time na maglambing ulit tayo sa Panginoon. Diba? Kausapin ulit natin siya, ibukas natin yung puso natin sa Kanya, na Lord, diba? Kausapin mo siya na parang tatay mo. Walang hindi ka maiilang na Lord, ang dami ko na namang nagawa nitong week na kasalanan. Ganito na naman yung buhay ko, ganito yung nangyayari sa akin this past few months. Subukan mo maglambing sa Panginoon. 'Di ba? Anak ka ng Panginoon eh. Anak ka niya eh. 'Di ba? Marami tayong bagay na hinihingi sa Lord. Mga aspirations, dreams, 'yan. Na gusto nating to pa rin. Pero dapat marunong kang maglambing sa Panginoon. 'Di ba? Bilang anak ng Diyos, dapat marunong tayong lumapit sa tunay na source ng blessings. 'Di ba? Dapat alam natin, 'no, hindi tayo mabulag sa lahat ng meron ka ngayon, sa lahat ng paparating pa lang sa iyo. Dapat lang alam nating lumapit sa tunay na source. Hindi kailangan ng material, 'di ba? Hindi kailangan ng kahit ano. Lapit lang tayo sa tunay na source. So lagi kong ang sinasabi, no, lagi kong na-i-share din sa aking cell group, sa ministry, no, na minsan yung blessing, no, yung blessing na akala natin, yun lang yung end result, 'di ba? Lagi tayong naka-goal dun sa finish line eh. Why not enjoy the process? 'Di ba? Doon natin din makikita yung blessing, no? Pag in-enjoy natin yung process, pag nakita natin na itong journey pala nito, nandito little million miracles na tinatawag, no? Yung protection ng Panginoon, yung provision ng Panginoon, yung favors ng Panginoon na-experience mo all throughout the journey bago mo makuha yung result. Kadalasan tuloy yung blessing na akala mong nasa dulo, nasa simula pa lang eh. Nagsa-start ka pa lang, nagpaplano ka pa lang, whatever it is, may gusto kang work, may gusto kang itayong business, no? Or may gusto kang gawin,
may gusto kang promotion na gusto mong ma-achieve, minsan nasa umpisa pa lang, nasa pagpaplano pa lang, andyan na yung blessing. No, yung end result tuloy nagiging bonus na lang. No, na parang yeah, I know. Alam mo, expected mo na yun yung end result, pero i-enjoy mo yung journey na yun kasi nandun yung blessings. Million miracle blessings yung nakahanay doon, no? So dapat yung blessing, no, minsan hindi siya dumarating sa ways na expected mo, no? Syempre hindi natin katulad mag-isip ang Panginoon. Iba si Lord. Alam natin 'yan. Maraming beses na nating na-experience yung ginagawa ng Panginoon, doing the impossible things possible, no? Ang dami na nating beses na na-experience, no? So kadalasan si Lord, may mga ginagawa siya na hindi yun yung na-expect natin. So, minsan nadi-disappoint ka. Diba? Minsan, nalulungkot ka kasi hindi siya nangyayari. Pero, akala mo, yung expectation mo, yun na lang yun. Lagi mong tatandaan, God wants to exceed your expectation. Kayang-kaya niya yan. Kayang-kaya niyang higitan yung expectations na meron ka. No? Sometimes, we pray for harvest, but instead, 'di ba? Gusto natin fruits. Nagpe-pray tayo, Lord, gusto ko maging fruitful. Bigyan mo ko ng fruits. Minsan specific ka pa eh. 'Di ba? Specific ka pa dun sa fruits na gusto mo. Pero si Lord, 'di ba? Ang ginagawa niya, nagpapadala siya ng rain. 'Di ba? Mas madalas siyang mag-send ng rain. What do I mean by that? Diba? Nagpe-pray ka ng fruits, walang dumating, pero nag-send siya ng ulan para sa'yo. Diba? Exceeding your expectations. Maraming beses na ganyan. All you have to do is have faith. Have a childlike faith na para kang bata, na inosente, na sige po Lord. Diba? You need to be obedient. Pag may sinabi ang Panginoon, no doubt, respond. Diba? Kilos. Diba? Work hard. Work smart. Work with the love of the Lord. Kailangan kumilos ka. Diba? Kailangan maniwala ka. Nakakaya ka niya pinapakilos. Diba? Sa huli, ikaw yung gusto niyang i-bless. And because binabless ka ng Panginoon, you need to be a blessing to others. So you need to be a blessing to others. So, ang sabi ko dito, no, ang sabi ko dito, meron ako ditong, sorry, nawala. Meron ako ditong parang yung circle dyan. Ito yung two types of faith. Meron ditong two types of faith. Ayan, makikita natin sa ating screen. Yung nasa left side ng ating screen, no? Childish. No? Childish faith. Ano yan? Matantrums. Diba? Mareklamo ka. Diba? Gusto mo yung sarili mong paraan yung masunod. Diba? Yung mga batang ganun eh, no? Yung matantrums. Yung pag sinabi, lalo silang nagagalit, lalo silang magwawala pag hindi yung sinabi nila or yung gusto nila yung ginawa mo. Diba? Or meron din, ayan, ayaw makinig or matigas ang ulo. So evaluate mo, nandiyan ka ba sa left side or punta tayo dito sa childlike? Yan yung difference nila. In childlike, hindi nangangatwiran. No? Hindi mahilig mag-reason out. Yung pag may inutos ka, may inutos ng Panginoon sa'yo, hindi gumagawa ng excuses. Diba? Sunod lang. Diba? Opo, Lord. When you call me, I will respond. Diba? Or, obedient. Isa yan sa napakagandang characteristic as a person. Especially pagdating sa utos ng Panginoon. When you hear the voice of the Lord loud and clear. Diba? Sunod ka agad. Hindi ka naman mapapahamak pag si Lord nang nag-utos. Diba? Siguro challenging. Diba? Pero gusto natin ng challenge. As young professionals, dapat ready tayo sa challenge. Dapat handa ka sa mga paparating sa iyong pagsubok. Kasi mas diyan ka magle-level up eh. 'Di ba? Diyan ka mapopromote. And pag nakita ng Panginoon na this my child is ready to take the next step. 'Di ba? Mas solid 'yun, no? So huwag kang ihinto, 'di ba? Sunod ka lang and huwag kang ihinto. Sabi nga, 'di ba? The peak of that mountain na na-overcome mo is just another base of the next mountain, no? So na-overcome mo na tong mountain na to, nandun ka na sa peak niya,
'di ba? Meron pang kasunod na mas mataas na bundok na kailangan mong akyatin, na kailangan mong i-overcome, 'no? Don't stop climbing, kapatid. Don't stop climbing, don't stop dreaming. 'Di ba? Huwag kang huminto. Yes, yung mountain na 'yon maaaring mas mataas, mas masukal, mas challenging, pero when you have that childlike faith, childlike attitude, hindi ka magdududa, 'di ba? Ayun, nakalagay diyan, may tiwala sa Panginoon. 'Di ba? Hindi ka magtatanim ng galit, hindi ka madalas mag-worry, 'di ba? Warrior ka eh. 'Di ba? Warrior ka. 'Di ba? Believe na believe ka sa Panginoon. Believe na believe ka sa kayang gawin ng Diyos sa buhay mo, 'no? Na paniwalain ka sa promises ng Panginoon. Pag sinabi ni Lord, anak, this is my covenant with you. Yes, Lord. Diba? Yes, Lord. No doubt. Diba? Wala kang duda. Huwag mong pagdudahan ang kayang gawin ng Panginoon sa iyo, kapatid. No? Dapat punong-puno ka ng pangarap. And yung pangarap na yun, hindi mo siya sasarilinin. Diba? Yung pangarap na yun, alam na ng Panginoon yun eh. Alam na ng Lord yung nasa puso mo. Alam na ng Lord kung ano yan. Ano lang gusto niya, communicate with Him. Have a deeper relationship with Him. Alam niyo yung mga bata, lalo kapag ang tagal niyo nagkita, o kaya yung mga pamangkin niyo, kasi wala pa naman yung iba sa atin, no? Karamihan, wala pang babies. Pag yung mga pamangkin niyo na ang tagal niyo makita, tas pag narinig pa lang, papasok pa lang kayo sa bahay nila, sasalubungin na nila kayo. Excited sila to cuddle you, no? Para maglambing sa'yo. Excited sila para makakwentuhan ka. Maging ganun tayo sa Panginoon. Balik tayo. No, it's okay to be mature. Nagkakaroon ka ng isip, nagiging logical ka sa maraming paraan. It's fine. It's part of growing up. It's part of maturity, no? Pero 'wag nating kalimutan yung paglapit natin sa Panginoon na parang tayong mga bata. Yung magre-reach out tayo sa kanya na parang sobrang excited natin na Lord, may kwento ako. 'Di ba? Na Lord, meron akong bagong pangarap. Na Lord, gusto ko ng ganito. Gusto ko itang kwentuhan ng nangyayari sa buhay ko. Alam niya na yan lahat, kapatid. Pero gusto niya ng communication with you. That connection na meron sa inyo, personal connection with the Lord. Di ba? Excited ka ba dun? Si Lord yung totoong one call away. Di ba? Si Lord yung pinakamabilis mag-respond sa'yo. Di ba? Maybe not in a way na gusto mo, pero siya yung pinakamabilis mag-respond, pinaka-grabing makinig sa lahat ng stories na ready kang i-share sa kanya, no? All you have to do is have the childlike faith. Have the childlike attitude. So sigurado ako sa inyo, alam na natin kung saan tayo dito. So kung meron man tayong attitude na nakita natin kanina dun sa childish side, hindi pa naman huli ang lahat eh. Diba? Meron pang room for improvement. At alam ng Panginoon yan. Naniniwala ang Lord na in your season, in your perfect season, 'di ba? Mawawala 'yan, mababago mo 'yan, 'di ba? From that childish faith to having that childlike faith. And let us all be excited para ma-achieve 'yon, para ma-overcome yung mga bagay na 'yon. No? Kaya sunod lang tayo. Let us all be obedient at iset natin yung mind natin that whatever we do, kailangan bata tayo sa puso. No, bata tayo sa puso. Age is just a number. Diba? Lagi nating tatandaan ang edad, numero lang yan. Ang importante, what matters most, is yung nasa heart mo. Kung ano yung nasa heart mo, which is dapat ay punong-puno ng pagmamahal ng Panginoon, punong-puno ng salita ng Diyos. So in my conclusion, ang nilagay ko dito, childlike faith brings us salvation. No? Ang sarap. Sabi sa Matthew 18:3, no? Then he said, I tell you the truth. Unless you turn from sins and become like little children, you will never get into the kingdom of heaven. So, most important fruit of having a childlike faith is to give in such wonderful privilege, no? To enter the kingdom of heaven. No, yung tipong having a childlike faith is a way para makapasok ka, para makasama mo ang Panginoon, 'di ba?
si Lord na mismo ang nagsabi, 'di ba? Tumalikod ka sa mga kasalanan mo, it's not too late, kapatid, it's not too late. 'Di ba? Become like a child, no? Na excited maka-enter sa kingdom ng Panginoon. So hopefully ma-absorb natin ngayon lahat, no? And balik tayo sa pagiging bata, i-enjoy natin. Magkaiba yung child mindset, no, sa childlike faith. Yung child mindset, mag-iisip ka na para kang bata pero hindi dapat, 'di ba? Magiging unreasonable ka pero hindi dapat. Kailangan childlike faith lang, childlike attitude, no, para makatulong ito sa atin. And this brings salvation. And through salvation, alam mo na 'yun, no? Share mo 'yan. Share mo 'yan sa mga kakilala mo, sa friends mo, sa family mo, and just enjoy, no, yung pagkakaroon ng ganong feeling ng para kang bata, no, and hayaan mong kargahin ka ng Panginoon patungo sa direksyon na nilaan niya para sa iyo. So hopefully sa mga susunod na araw, i-apply natin ito sa ating workplace, sa ating business, sa mga plans natin sa buhay. Paisama natin ang verse na ito na Matthew 18:3. So salamat everyone for listening. Thank you na napa-feel niyo sa akin yan sa comment sections. Thank you na napa-feel niyo sa akin yung love niyo sa word ng Panginoon. So before we end and before ko ito ipasa sa ating MC, no, let us all again bow our heads. Let us feel the presence of the Lord. Yes, Lord. Panginoon, salamat sa privilege na gamitin mo para maging tinig mo sa gabing ito. Salamat, Panginoon, na binibigyan mo kami ng chance. Salamat sa Friday na ito na binigyan mo kami ng chance. Virtually, makapagsama-sama, makapag-gather para makarinig ng salita mo. Panginoon, may mga times na napapagod kami sa aming work. May mga times na nasa-stress kami, Lord. May mga times na overloaded kami ng mga bagay-bagay. But Lord, kayo ang maging safe haven namin. Kayo ang maging takbuhan namin. Kayo ang maging shoulder to cry on namin sa lahat ng bigat na nararamdaman namin ngayon. And Lord, we thank you for the blessing of work. We thank you for the blessing of business. Salamat, Panginoon, at unti-unti nang nakaka-recover ang bansang Pilipinas. Bumabangon ang aming economy, Panginoon. Maraming establishments ang nagbubukas. Yung mga bata na protected and covered ng iyong precious blood, kasama ng kanilang family na enjoying life that you've given us. Panginoon, salamat sa buhay na na-experience ng bawat isa ngayon. Salamat sa blessings, overflowing blessings na ibinibigay mo sa bawat isa. And may we apply, Lord, yung word na narinig namin ngayong gabi, may apply namin to sa lahat ng aspeto ng aming buhay. At let us enjoy, Panginoon, itong pagiging bata namin na makakwentuhan ka pa ng mas maraming araw, ng palagi, ng mas maraming oras, makapagbasa ng Bible, makapagbasa ng word mo, Lord, na maging shield and protection namin and also our greatest weapon, Panginoon, sa kalaban. And Lord, salamat sa continuous na provision na ibinibigay mo sa bawat families, sa continuous favors na ibinibigay mo sa aming companies, Panginoon, na kung nasaan kami, naniniwala kami, Panginoon, na dinala mo kami kung nasan kami ngayon, not just because of the salary na kailangan namin. Hindi para sa promotion na kailangan namin, kundi nilagay mo kami doon, itinanim mo kami doon dahil naniniwala ka na magbubunga kami at gagamitin mo kami to share your word. Gagamitin mo kami to reach other people na katulad namin noon na nasa darkest moments. Gamitin mo kami, Panginoon, to be the light in our companies. Panginoon, gamitin mo kami para i-bless mo ang kumpanya na through us, Lord God, ma-bless ang bawat tao sa aming company. Panginoon, ma-bless ang bawat business na meron kami.
at magkaroon pa, Panginoon, kami ng heart na mag-serve sa aming company dahil naniniwala kami, Lord, na doing that work is serving you as well. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, and may you bless us, Panginoon, and guide us, and sa pansamantalang pag-iwalay namin, cover mo po kami ng iyong precious blood sa lahat ng pupuntahan pa na. Salamat, Panginoon. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Thank you, everyone, and God bless.